Welcome back ulit sa ating mga guest dyan. So yan, makisa naman, maraming salamat sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusuporta sa YouTube channel. So ngayon makisa, ating pong ipapakita kung ano nga ba yung isa sa mga problema ng ating mga nagkaroon ng pispan po dito sa amin, no? So yan, ipapakita po natin kung gaano sila kalaki, no? Dahil nga sa ngayon makisa, medyo marami yung nagdadatingan dito sa amin ngayon, no? So sa mga pispan, yun, ito yung isa sa mga problema na. So yan, ipapakita po natin mga isda, samahan nyo ako. So dito na po tayo mga isda, no? Ito yung mga pispan dito mga isda, catfish po yung laman yan. Ipapakita po natin mga isda, oh, kung ano yung isa sa mga problema nila. Yan yung isa sa mga problema ng ating mga kaibigan, no, at mga kakilala din na nagkakaroon ng mga fishpan. So isa sa kanilang problema is number one talaga yung bullfrog, at saka yung tinatawag nating tawag dun yung tinalimutan ko ano yung isa, dugwak. Sa ang dugwak naman mga isda, yan po ay tumitira pag tuwing gabi, no? At saka yung bullfrog. So pag umaga mga isda, ito yung mga problema din dito. Kung nakikita nyo mga isda, yan po ay mga kuwan mga isda, mga banog kasi yung tawag dito sa amin. Nakikita nyo yung kanilang pinagdadaiban mga isda, yan po ay mga fishpan, may mga catfish din kasi dyan, no, na nilagay, or pantat or hito, no, kung tawagin. Nakikita nyo mga isda, isa yan sa problema. Pero yan mga isda, hindi talaga pwede yan hulihin. Hindi mo kailangan lagyan ng bird trap yan o bird net. Dahil yan ay pag matrap yan is may kukulang parusa din kasi mga isda, no? So yan yung mahirap mga isda pag yan yung umatake sa yung mga fish pan. Sobrang dami pala dito sa amin mga isda, banog po itong tawag na to. Dito sa amin banog po yan. Nakita nyo mga isda, oh. Minsan mga isda, kaunti lang, pero minsan madami pa dito. Nakita nyo mga isda, oh. Yan po ay mga parang agila. Yan mga isda, oh. Yan po ay bawal hulihin dahil pumunta din dito sa amin yung tawag ito mga isda, yung Philippine Eagle, saka nagsabi na bawal yang hulihin o alagaan. Yan mga isda, no? Sobrang dami po niyan mga isda. Dito lang na area na to yung ating na may pakita, dahil dun sa kabilang area mga isda, nandun sa unahan, madami din dun. Kaso nga malayo na, at saka nakakural din kasi ito mga isda. Yan, may cyclone po yan. Yan mga isda, oh. Yan, no? Bawal lang talaga yung hulihin mga isda, kaya walang magtangkang maghuli dyan. Dahil nga pagwas na mahuli, siyempre may kaukulang parusa talaga mga isda. Yan, mga malalaki yan mga isda, malalaki yan, hindi yan maliliit. Dyan yung pininteryan lang mga isda. Dyan banda sa may mga aso na dyan. Yan, oh. Nakikita nyo mga isda, oh. Kawawa, no? Kawawa din yung mga kakilala natin na nagkakaroon ng mga fishpan dahil inatake din sila ng mga bird o ng mga ibon kagaya niyan. Sa Bisaya mga isda, langgam po ito sa Bisaya, no? Kung sa Tagalog, ibon. O yun, no? Kung nakita nyo mga isda, may uwak din na nakikipagsabayan, yun, no? Yan yung kulay itim. Yan. Doon na dumapo. Dahil yung uwak mga isda, hindi kasi kagaya ng mga ganyang isda, ay yung kagaya ng ganyang ibon na palaging nasa himpapawid. Yan mga isda, oh. Sobrang dami mga isda, di ba? Yan, oh. Yan yung isa sa mga problema. Salamat sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusuporta sa YouTube channel, oh. So sa hindi pa nga mag-subscribe natin YouTube channel, subscribe na po kayo at pinutin yung notification bell para update sa mga bagong video, no? At mga isda, huwag nyong i-skip yung ad. So yan mga isda, no? Ingat po tayo palagi at God bless us all mga kaisda.
Shoutout to Janice Ternarbon from Balugan City, Agusan del Sur.